Pinakalma ko muna ang sarili bago siya hinarap. Dala ang kanyang gym bag, ay tumatakbo siya patungo sa akin. Napalunok ako nang husto siyang makalapit. May susundo sa'yo. Pauna niyang tanong na hindi maipilmi ang mga mata sa akin. Umiip ang hangin at nalanghap ko ang kanyang bango. Halatang bagong ligo lang siya, at basang-basa pa ang kanyang buhok. Kailangan ko na namang kurutin ang aking kamay, para mawala sa pagkakahipnotismo sa kanyang kagwapuhan. Dama po ang mga mata niya sa kamay ko. Ah, oo, sisunduan ako ni Papa. Kinalas ko ang mga kamay mula sa isa't isa. Tumungo siya at napatiim labi, dahilan ng paglitaw ng kanyang dimple sa kaliwang pisngi. Lumakas lalo ang tibok ng puso ko, at pakiramdam ko'y nagiging jelly ang mga tuhod ko. Samahan na kitang maghintay sa labas, hindi ito tanong. Nauna na siyang maglakad sa akin palabas ng campus, nakapamulsa. Hindi ko napigilan ang ngiting kumawala sa aking mga labi. Mabilis na akong sumunod sa kanya. Naupo kami sa waiting shed. Kagaya noong nakaraan. Iyon nga lang ay di tulad noon, ay kaunting distansya lang itong pagitan namin ngayon. Hindi umuulan ngunit yung pakiramdam noong unang beses na nagkaganito kami ay ganoon pa rin. Dumoblay pa nga ata yung saya at kiliting nararamdaman ko ngayon. Ham, papasundo ka ulit sa driver nyo. Basag ko sa katahimikan. Bumaling siya sa akin at umiling. I have my car with me. Tumungo ako't pinasadahan ng tingin ang kanyang kamay. Wala na ang benda doon. Mukhang magaling na rin talaga ito. Hindi ka pa uuwi, tanong ko. Umiling siya. Hihintayin ko muna yung sundo mo. Tumungo muli ako't nagtiim labi. Pinipigilan ang sariling mangiti. May kung ano sa tiyan ko ang hindi mapakali at nangangilati. Nang hinayang ako ng maya-maya, ay dumating na iyong sasakyan ni Papa. Gusto ko pa siyang makausap. Gusto ko pa siya lalong makilala. Tumayo siya at siya pa mismo ang nagbukas ng pinto para sa akin. Bye. See you tomorrow. Pag-aalilangan kong sabi. Ngumiti siya. Iyong ngiti na nagustuhan ko sa kanya. Yung bahagyang nalabas ang mapuputi, at magandang set niyang ngipin. See you tomorrow. Lumawak ang ngiti ko at tuluyan nang pumasok sa kotse ni Papa. Tiningnan ko ang refleksyon ni Hector sa side mirror ng sasakyan. Nanatili siyang nakatayo doon, at nakatingin sa palayo ng palayo naming sasakyan. Bumantong hininga ako't nangingiti paring bumaling sa kalsada. Narinig ko ang pagtikim ni Papa. Iyon ba yung Hector? Seryoso niyang tanong. Natigil ako sa kakangiti at bumaling kay Papa. Opo. Tumungo siya at napabuntong hininga. Nanatili ang mata sa daan. Nanliligaw na ba yun, anak? Po, kulantang kong baling kay Papa. Bahagya naman siyang napatawa. Ayos lang naman sa akin, kung nagkakaroon ka man ng crush. Normal lang yun, anak. Pero sana hanggang doon lang muna, at masyado ka pang bata. Napabuntong hininga ako't napangiti sa tinuran ni Papa. Opo, tingin ko naman ay nakikipagkaibigan lang si Hector, at mukhang may girlfriend na siya. Napanguso ako sa naalala. Sa pagkakaibigan naman talaga nagsisimula yan, iling ni Papa. Hindi ko na halos matandaan, kung paano at kailan ako nagsimulang magkagusto kay Hector Saavedra. Basta ang alam ko ni minsan, ay hindi ako nahumaling sa kahit na ano o sino bukod sa kanya. Malapit na pala ang birthday mo, anak. Nakangiting puna ni Mama isang araw, habang kumakain kami ng almusal. Tumungo-tango si Papa. Oo nga pala, paano, iimbitahan mo ba ang mga kaibigan mo? Agad akong umiling. Wala naman po akong mga kaibigan, bahagya akong napangiwi. Kumunot ang noo ni Papa. Mga kaklase, bahagya napatawa si Mama. Alam mo naman yang anak mo, at hindi marunong makipagkaibigan. Nangingiting napailing si Papa sa sinabi ni Mama. Ayos lang po ipagluto niyo ako ng mga paborito kong pagkain, Mama. Gaya noon, bumaling ako kay Papa, saka ibili niyo po ako ng cake, paglalambing ko pa. Mula pagkabata ay nasanay na akong kaming tatlo lang. Ang alam ko ay solong anak si Papa, at maagang nawala ang lolo't lola ko. Wala naman akong kilala sa pamilya ni Mama. Wala rin akong nakilalang kahit malayong kamag-anak. Tumungo si Mama bilang pagsang-ayon. Umiti siya at nilagay sa likod ng aking tenga ang ilang takas na buhok. Imbitahan mo si Hector. Napalawak ang ngiti ko sa sinabi ni Mama. Kahit pa hindi ko sigurado, kung pwede ba siya sa araw na yon. Kumunot ang noo ni Papa kay Mama.
Natawa naman ito. Ano? Umiling-iling si Papa. Baka nauumay na itong anak natin, na tayo lang laging tatlo ang nagse-celebrate tuwing birthday niya. Pamaling sa akin si Mama, tanungin mo na rin siya kung ano ang paborito niya ng maluto ko. Malakas na napabuntong hininga na lamang si Papa, na ikinatawa namin ni Mama. Hector, tawag ko sa kanya isang hapon. Halos kakababa niya lang sa kanilang college building. Sinadya ko talaga siya rito. Pinagtinginan ako ng mga taong naroon, lalo na ng mga babae, maging ng mga kaibigan niya. Nag-init ang mga pisngi ko sa kahihiyan. Siguro ay iniisip nila kung bakit may napadpad nitong taga high school department. Halata pa sa suot kong school uniform. Lumapit sa akin si Hector. Tumingin ako sa paligid. May sinenyet si Hector sa mga kaibigan niya bago ako iginipaalis. Tahimik kaming naglakad palabas ng campus. Hector, maagap niyang baling sa akin. Birthday ko nga pala sa Saturday, kung may oras ka lang naman, iimbitahan sana kita. Pinagmasdan ko ang kanyang reaksyon, at may kung anong liwanag akong nakita doon. Sure, ngumiti siya, saan ba? Bahagya akong nailing, sa bahay lang, simpleng dinner lang naman. Tumungo siya at kagaya noong huli, ay sinamahan niya muli akong mag-ante sa pagsundo sa akin ni Papa. Isang pulang tube dress na above the knee ang binili ni Mama para isuot ko sa aking birthday. Hinayaan lamang nakalugay ang aking mahaba at umaalong buhok. Sinuotan pa ako ni Mama ng kanyang kwintas na regalo raw ni Papa noong mag-boyfriend, girlfriend pa lamang sila. Simpleng white gold necklace lang ito, na may maliit na diamond pendant. Ang kwento pa ni Mama ay pinag-ipunan raw ito ng husto ni Papa. Ang Papa mo kasi, akala niya'y mahilig ako sa material, at mamahaling bagay. Dahil na rin siguro sa estado ng pamilya ko. Bahagyang natigil si Mama sa pagsusuklay sa buhok ko, at parang may naalala. Mama, maagap naman siyang bumaling sa akin at ngumiti, lika na. Nang bumaba kami ni Mama ay saktong pinagbubuksan naman ng pinto ni Papa si Hector. Good evening po. Bati niya kay Papa, bago nagangat ng tingin sa akin. Naramdaman ko ang pag-init ng mukha sa pagkakatulala niya sa akin. Iniisip niya kayang hindi bagay sa akin itong suot ko ngayon. Si Mama kasi nilagyan pa ako ng kaunting lip gloss. Narinig namin ang tikhim ni Papa. Lalamig na ang pagkain. Bahagyang napatawa si Mama. Pamaling sa kanya si Hector, at doon lang yata naalis ang tingin niya sa akin. Good evening po. Tumungo si Mama at nginitian si Hector. Naupo kami sa hapag, at nagsimulang sindihan ni Papa ang kandila ng baniling kulay pink na cake para sa akin. Medyo nahiya pa ako nang nagsimula silang kantahan ako ng Happy Birthday, kung saan nangingiting nakisabay si Hector. Nag-wish ako at ihinipan na ang 16 na birthday candles nito. Sinabi sa akin ni Andrea na simpleng chicken adobo lang raw ang paborito mo sabi ni Mama, habang nilalagyan ng ulam ang pinggan ni Hector. Ito ang sinabi niya sa akin noong tinanong ko siya. Naalala ko pa ang ngiti sa labi niya nang sinabi kong ipagluluto siya ni Mama. Nako, sana ay magustuhan mo Hector. Maaring hindi yan ang nakasanayan mong luto ng mami mo. Dagdag pa ni Mama. Kita ko ang pagkawala ng ngiti sa mga labi ni Hector. Bahagya siyang natulala sa mga pagkain sa hapag. Nagkatinginan kami ni Mama. Umiling si Hector at nagpakawala ng isang tipid ng ngiti. My mom passed away when I was 9. Mahinang napasinghap si Mama. Hindi ko naman napigilan ang awa, at lungkot na bumalot sa aking puso. Nagkatinginan kami ni Hector. Nag-iwas siya ng tingin. Ikaw ang panganay na anak ni Henry Saavedra hindi ba? Si Papa. Tumungo si Alexander. Yes po. Nagsalin si Mama ng juice sa mga baso namin. Mahinang nagpasalamat si Hector doon. Napangiti ako. Hindi ko akalaing kaya niyang maging ganito kagalang. Hindi naman sa sinasabi kong hindi siya magalang, ngunit marami ang nakakaalam kung gaano siya ka-bad boy. Nagkakilala na kami noon. Ako ang nagdisenyo ng isa sa mga towers niyo, patuloy ni Papa. Isang architect si Papa. Madalas ay malalaking projects ang napupunta sa kanya. Kaya kahit papano'y nakakapag-aral ako sa magandang eskwelahan, at may maayos kaming tirahan. Tumungo lamang si Hector doon, at hindi na dinugtungan pa ang kwento ni Papa. Para bang ayaw niyang pag-usapan ang kanyang daddy. Muli kaming nagkatinginan.
Siguro'y napansin niya ang kanina ko pang paninitig sa kanya. Umiti siya sa akin. Nakaramdam naman ako ng hiya, at tipid ng ngiti lang ang naiganti ko sa kanya bago nag-iwas ng tingin. End of flashback. Hector, Linggo kasi bukas. Sinadya ko siyang pasukin sa kanyang study room isang gabi. Busy siya at mukhang may inaaral sa sandamakmak na mga papeles sa kanyang desk. And, hindi man lang niya inaalis ang tingin sa gawain. Ngayon ay nasa laptop naman ang kanyang atensyon. Magsisimba sana ako. Natigil siya sa ginagawa at sarkastikong umisi. Bumaling siya sa akin. Doon ba kayo magkikita ng lalaki mo? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Anong, sinong lalaki? Magsisimba lang ako bukas, Hector. Iyon ang totoo. Wala na siyang sinabi pagkatapos noon. Mahina akong napabuntong hininga at lumabas na lang. Hindi ko alam kung pinayagan niya ba ako, ngunit umaga kinabukasan ay naligo ako't nagbihis ng isang dress na hanggang tuhod ang haba. Lumabas ako sa aming kwarto, at nakitang tamad lamang siyang nanunood ng TV sa living room. Napansin kong nakabihis rin siya. Hindi nga lang suit na lagi niyang suot para sa trabaho. Naka-dark pants lang din siya, at hindi yung usual slacks niya. Dama po ang tingin niya sa suot kong charm bracelet. Regalo niya ito sa akin noong 16th birthday ko. Nagtagal ang mga mata niya doon, bago nag-iwas ng tingin at tumayo. Let's go, aniya at nagpatiuna na palabas ng aming unit. Napaawang ang labi ko. Ano, sasama ba siya sa aking magsimba ngayon? Mabilis akong sumunod sa kanya. Pumasok kami sa kanyang kotse, at nakitang sa simbahan nga kami patutungo. Hindi ko napigil ang mapangiti. What's with the smile? Kumunot ang kanyang noo, nang mapansin akong kanina pa nangingiti, you look crazy, na wala ang sayang nararamdaman ko. Napanguso ako't tahimik na kaming pumasok sa simbahan. Hindi pa nagsisimula ang misa. Nakahanap kami ng magandang pwesto sa harapang bahagi. May kakilala pang bumati kay Hector. Kasama ng matanda ang kanyang asawa at mga anak. Tingin ko'y may kinalaman sa negosyo ang pagkakakilala nila. Lalo pat nakikita kong bukod sa mga bodyguards ni Hector, ay may iba pang mga bodyguards ang naroon. Sir, sampagita po. Isang batang babaeng tingin ko'y nasa 6 na taong gulang pa lamang dot ang naglalahad ngayon ng paninda niyang sampagita kay Hector. Katatapos lamang ng misa, at palabas kami ng simbahan. Nag-squat si Hector sa harap ng bata, upang maglebel sila. Kinuha niya ang kanyang wallet, at naglabas ng 1,000. Kinuha niya ang mga sampagitang dala ng bata. Agad itong umiling. Wala po akong panukli. Sumili ang ngiti sa mga labi ni Hector para sa bata. Iyong ngiting sobrang namiss ko. Sayo na yan. Basta ba promise mo ibibili mo yan ng pagkain, at bibigyan ng ibang bata. Lumawak ang ngiti ng bata, at maagap na tumango-tango. Tumakbo na ito palayo patungo sa iba pang mga bata. Tumayo ng tuwid si Hector habang pinagmamasda ng batang palayo. Bumaling siya sa akin. Want to eat somewhere? Ha! Hindi makapaniwala kung naging tugon sa kanyang anyaya. Let's have our lunch somewhere, ulit niya, ngayon ay hindi na nagtatanong. Napangiti ako't napailing. Napaka-bossy talaga. Sa isang mamahaling restaurant kami nananghalian. Tahimik lamang kaming kumain noong dumating ang aming in-order. Pagkatapos ay umuwi rin kami sa kondo. Kinagabihan ng araw ding iyon, ay nagluto ako ng dinner. Niluto ko ang paborito niyang adobo. Napangiti ako nang makitang ganadong ganado siyang kumain. Nagsalin ako ng inumin sa kanyang baso, dahil pakiramdam ko'y mabibilaw kan siya. Niligpit at hinugasan ko ang mga pinagkainan naming pagkatapos. Habang diretso naman siya sa kanyang study room. Naliligo ako sa bathroom ng aming kwarto nang marinig ko ang pagpasok niya. Napasapo ako sa aking noo, nang makitang wala akong dalang damit rito sa loob ng bathroom. Ibig sabihin ay lalabas akong nakatapis lang nitong puting tuwalya. Bamaantong hininga na lamang ako't ipinihit ang pinto pabukas, nadatnan ko siyang nakaupo sa aming kama, at nakasandal sa headboard nito. Nakabukas ang TV, ngunit mahina lamang ang volume nito. Tinalikuran ko siya at tinungo na ang walk-in closet. Naramdaman ko ang pag-alis niya sa kama at pagsunod sa akin. Piglang bumilis ang tibok ng puso ko, lalo na nang maramdaman ang mga palad niya sa gilid ng aking baywang. Mahina akong napasinghap, nang maramdaman ang labi niya sa aking balikat. Hector, naibulong ko, agad kong naramdaman ang braso niya sa aking likod.
Pinuhat niya ako. Hector, singhap ko nang ibagsak niya ako sa aming kama. At dahil hindi pa ako nakakapagbihis, at tanging tuwalya lamang ang pumulupot sa aking katawan, ay mabilis niya lang itong nahawi. Hindi ko alam kung paano tatakpan ang katawan, ngunit napatikip na lang ako sa aking mukha. Maya-maya'y naramdaman ko ang kanyang konting bigat sa akin. Hinawi niya ang pagkakatakip ko sa aking mukha. Sandali kaming nagkatitigan, bago niya siniil ng halik ang mga labi ko. Agad naglakbay ang mga kamay niya sa aking katawan. Nang ulila ako sa kanyang mga halik, nang bumangon siya't umalis sa kama. Tumayo siya sa paanan nito at isa-isang tinanggal ang mga saplot sa kanyang katawan. Gustuhin ko mang pumikit sa nakikita, ay hindi ko ginawa. Tinitigan ko siya, ang kanyang sarili. Muli niya akong tinabihan at inangkin ang mga labi ko. Kasabay ng mga uhaw niyang halik sa leeg ko, ay ang unti-unti niyang muling pag-angkin sa aking katawan. Hindi ko na makilala ang sariling boses sa bawat paghagod ng kanyang kamay sa akin, ang mahina sa unang ginagawa, ay napalitan ng mararahas na ginagawa niya sa akin. Sobrang lakas ng tugtog at sumasabay ang aming mga kilos. Napakiramdam ko'y masisira niya ang higaan. Hector, hingal kong tawag sa kanya. Isang malalim na pagdaing ang kumawala sa kanyang mga labi, bago hinihingal na bumagsak sa tabi ko. Nagising ako sa ingay ng alarm clock. Maagap ko itong inabot at pinatahimik. Bumaling ako kay Hector sa aking tabi, na mukhang hindi naman nagising sa tunog. Mahina akong napabuntong hininga, at hinaplos ang magulo niyang buhok at pisngi. Nakayakap sa akin ang malaki niyang braso, at halos nakaunan sa aking dibdib ang kanyang ulo. Napangiti ako habang inaalala ang nangyari kagabi. Maingat akong kumawala sa kanya, at bumangon sa kama upang hindi siya magising. Maaga pa naman kaya nagpa siya akong maligo na muna saglit, bago siya ipagluto ng agahan. Good morning! Masigla kong bati sa kanya. Morning, tipid niyang bati at naupo na sa hapag. Nakabihis na siya ngayon ng kanyang white long sleeve. Nagsimula akong pagsilbihan siya. Nilagyan ko ng garlic rice ang kanyang plato. Nilapag ko na rin sa mesa ang gusto niyang black coffee. Naupo na rin ako pagkatapos, at nagsimula na kaming kumain. Malapit na ang pasukan. You might want to enroll, basag niya sa katahimikang unti-unti na namang namumuo sa amin. Napakurap-kurap ako sa kanyang sinabi. Labis ang nais kong makapagtapos ng pag-aaral. Nakiusap na rin ako noon kay Uncle ngunit hindi naman niya pinaunlakan. Umiling ako, Hector hindi na. I insist.